Aming pinagsama-sama ang mga Chino idolo. Napaborito namin Chinito artista ay si Papa Chef! Sir Chief! I love you, Papa Chef! Matipuno, maputi, makinis ang balat at Chinito. Siya si Richard Yap o mas kilala bilang Sir Chief. Seriously, Maya. I'd like to thank you sa lahat ng ginagawa mo for me. Sa numero unong pananghali ang teleserye ng ABS-CBN, ang Be Careful With My Heart. Ticha, E for Apple. Happy taong birthday. 2011 nang pinasok ni Richard Yap ang mundo ng showbiz. Hi, Jade. I'm Chen Si. Pero bago niya nakuha ang tinatamasang kasikatan ngayon, isang negosyante at commercial model si Richard Yap na taga-probinsya ng Cebu. Sabi nila, patok talaga ang mga Chinito at mga Chinita. I think it all started out with yung F4 na craze before. Ganun ba ang feeling mo bilang, well, Filipino-Chinese? Nakakaramdam ka talaga ng fan base sa mga Chinese community? Meron din. I think it started with My Binondo Girl. Oh. Get ready. Kasi minsan kasi yung mga Chinese community hindi sila masyado nanonood ng teleserye. But this was a story about Chinese cultures and tradition, yung mga ganun. So parang nakaka-relate sila. So Papa Chen, naaalala mo pa o naikwento ba sa'yo kung paano yung mga ninuno mo, I guess from China, yes, ay pumunta sa Pilipinas? The thing I can remember is they came from China, from the Fujian province. Fujian? Yeah. Sometime during the Second World War. So naging mahirap ba maging anak o apo ng mga traditional Chinese? Stricto ba sobra? Under siguro sa lola ko, hindi na masyado kasi syempre apo kami. So siguro medyo mas spoiled na kami doon. Pero sa parents ko, medyo traditional pa rin sila. So hindi ka nakaramdam ng talagang super stricto? Hindi na pinapalo ng kawayan. Ah, meron din. Yung mga bamboo stick na maninipis. Oo, may ganon. Solo movie natin! Kim! Patunay marahil ang pagiging sanggang dikit ng mga Pinoy at Chino nang manalo ang Chinese cutie ng Cebu na si Kim Chu sa Pinoy Big Brother taong 2006. Oo, ayoko naman pumunta dyan, kabaduyan yan. Napamahal si Kim sa Pinoy viewers at nagbukas ng oportunidad para pasukin ang showbiz. Wala kang karapatan na pagsalitaan mo ng ganyan ng nanay ko. Mga agaw kayong dalawa! Marami kaming Chinita dito sa Pilipinas, so cute kami, lovable. Kasi di ba pag singkit, parang nakasmile ka na rin. Good thing about being Chinese. Siguro mapuprove ko yun nung nag-TVB ako. Kasi sobrang daming bumoto ng mga Chinese community sa akin. Nagmula rin ang ninuno ni Kim Chu sa Fujian province sa China. Ang tatay ni Kim na si William Chu ay purong Chinese na lumaki sa Pilipinas. Habang ang nanay naman niya na pumanaw nitong nakaraang buwan lamang ay isang Pinay. Nag-pull out ng stocks yung major stock. Ang katambal ni Kim Chu na si Sian Lim ay may duguring Chino. Isang Chinese ang ama ni Sian, samantalang Pinay ang kanyang ina. Kaya naman suwak na suwak daw ang itsura ng dalawa. Ang mga Chinito, cool. Yun na yun. Nire-represent niya lahat ng mga Chinito sa Pilipinas. Cool sila. Pag kinakausap po yung mga Chinese, pero nalaman nila ang Chinese, kaya parang gumagaan yung loob nila sa'yo. Mas yun nga, yung sabi ni Kim na trust. Kung sina Kim at Sian ay tinatangkilik na sa telebisyon at pinilakang tabing, Number 3, Gretchen Ho! Ang susunod nating Chinita ay hindi artista, kung hindi isang atleta. Ayan, si Gretchen Ho, star volleyball player for Ateneo. Congratulations. Thank you. So you've always played volleyball? Bata ka pa lang? I started when I was in grade 5. Itong UAAP career mo, ha? Talagang sterling. I mean, and also startling. So, do you think that was your best performance, itong sa UAAP? The UAAP was very memorable for me. I saw myself grow in those 5 years. Ang pamilya ni Gretchen Ho ay galing naman sa probinsya ng Guangdong.
You only went back to your homeland last summer lang po. I went to Beijing. First time ko, pangarap ko po kasi talaga makapunta ng China. Being a Chinese, I've never gone to my hometown. So when I went there, sobrang nabighani po talaga ako. Since the Great Wall, I got to see Forbidden City and the temple. Tsaka na-witness ko po talaga firsthand kung gaano ka-hardworking mga Chinese. They really do business all day. Kung si Gretchen ay tinitilian at sinusubaybayan ang kanyang volleyball fan sa court, ngayon ay nagsisimula na rin siyang gumawa ng pangalan sa TV. And Mr. Chinatown Philippines 2013 is Randy C! 2013年 非洲小姐是第四号! Ni hao, welcome to Chinatown! Ni men hao! 今天我们在菲律宾中国城。还在等什么？快点参加我们来中国城逛一逛啊！Congratulations! Paano ba maging Mr. and Miss Chinatown? Para ba kayong mga ambassador of Chinatown to the whole Philippines? Ah, Philippines. The whole Filipino Chinese community po. Hindi maikakaila ang pagiging matagumpay ng mga Chino saan mang panig ng mundo. Katunayan sa Pilipinas, kabilang sa 2013 Forbes Richest Filipinos, ang negosyanteng may lahing Chino. Ikaw ay negosyanteng Chinese. Ano ba talaga ang meron sa paraan ng pagnenegosyo ng Chinese na kaiba sa iba? It's a culture of hard work, mostly. It's not really because the Chinese are better at doing things. It's because siguro they're more persistent, they have more patience, they don't think about getting rich quick. Bagamat hindi kinakalimutan ang tradisyonal nilang kultura, ang mga paborito niyong celebrity na Chinito at Chinita, pinalaking moderno na dito sa Pilipinas. Ano ba talaga, totoo ba ang chismis na kahit sa modernong panahon, ay mahirap pa rin maging parang anak ng Chinese? Dahil masyadong stricto? Siguro they still live in the traditions, but at the same time, incorporate nila with the modern values which are being independent, wise, more practical, but at the same time, of course, ano pa rin yung mga pagiging strict and conservative. Ang alam ko kasi kahit modern, hindi kayo pwedeng sa Filipina talaga. Ibig sabihin, kailangan Chinese pa rin. Well, it varies from family to family po. Sa ngayon po kasi, sa akin, preferred po na may Chinese. Pero at the end of the day, what they tell me is, ikaw naman ang gigising sa katabi mo for the rest of your life, di ba? Correct. Ano naman ang sabi ng parents mo about your love life? Can you marry somebody na hindi Chinese? My parents are very modern Chinese na. So, they're very open to Filipinos as well. So, hindi naman po nila ako pinagbawalan na magkaroon ng boyfriend na Filipino, but they prefer Chinese. Uh-oh. I'm lucky to have that. Really? Liberty. Okay pa. Pero si Richard Yap, may naging revelasyon pagdating sa kanyang buhay pag-ibig. So yung wife mo is also Filipino-Chinese? No, she's Filipina. She has Spanish blood. Ah, ganun. So hindi ka na talaga pinagbawalan ng mga parents mo na kailangan Chinese? Meron din. Siguro medyo pasaway ako. Hindi ako sumunod. Oo. Hindi ka naman, sabi nila, pag hindi ka sumunod sa ganun, cut off ka sa mana. Hindi ako part ng business. Okay. Ng parents ko. So, yun. Kasi yung father ko was traditional. I didn't hold it against them kasi sabi ko, family is still more important than the money.